Walang tigil na buhos ng ulan na may kasamang malakas na ihip ng hangin ang naranasan kagabi Enero at 3, 2021 sa Puerto Princesa. Si Tatay Nelson, pinasok daw ng baha ang kanilang bahay kagabi. Nitong umaga ay obligado tuloy ang pamilya nilang maglimas ng tubig baha at maging ng putik. Nahirapan din daw siya dahil maging ang kanilang kalsada sa Barangay San Manuel ay binaharin. Kung sa epekto ng yung kagabi, hindi lang nakaraan pa. Kasi almost 1 week na ito eh. Hindi naman masaya yung mga nakaraan, pero kagabi, nung lumakas ang ulan, pati hangin, ay gumising yung asawa ko, sabi niya pumasok na yung tubig dito sa bahay natin. Nung bumangon ako, nakita ko, nandun na nga yung tubig sa may, Tapos sumakit kami sa may mataas-taas na kwarto, hanggang umaga. Tapos, tinignan ko kanina umaga, kasi yung buong area namin, yung compound namin, palibot na ng pader siya. Tingnan ko, nandun na sa ilalim ng pader, dumadaan yung tubig. Tapos sa kabilang lote, tingnan ko, puno na, wala kasing drainage doon eh. Nung lumabas ako sa may bandang solid road, papuntang RJMA, tubig siguro hanggang ngayon. Malaking epekto yan sa aming mga lalo na yung mga mananakay diyan na ng mga sasakyan, mahirap kasi mga sasakyan din na rin pumapasok pagka ganun eh. Stranded sila eh. Habang si Sedi, lumubog pa ang sapatos sa putikan. Wala na umano siyang magagawa kundi ang lakarin ang mga papeles na suot-suotang naputikang sapatos. Iniinda rin ito ang pagbaha sa kalsada nila sa Barangay San Pedro. Mas nahihirapan daw kasing makasakay sa ganitong panahon. Yung daanan po sa amin is binaha po talaga, masyado pong maputik. Kaya nung kinaumagahan po, nalubog po talaga ako sa putikan. Ngayon po kasi may nilalakad po ako, kaya nung naman po, nung gabi, di naman po masyadong naka-apekto yung brownout. Simula, dahil malakas na rin po yung hangin, di na rin po masyadong malamok. Tsaka yung kanina naman po umaga, yung mabaha po, yun lang po, mahirap makalabas sa papuntang kanto po kasi masyadong maputik po talaga. Tapos wala pong masakyan po po. Ayon sa PAGASA, ang naranasang mga pagulan at pabugso-bugsong hangin ay dulot ng bumababang hanging amihan na tumutulak sa malakas na hangin galing sa silangan. Sa ngayon ay umiiral na raw sa bansa ang La Niña. Dahil dito ay nagkakaroon ng pamumuon ng mga kaulapan at naranasan ang mga pagulan sa Puerto Princesa at timog na bahagi ng Palawan. Kahapon, medyo maulan po tayo. Di lamang dito yan sa ating siyudad ng Puerto Princesa, kundi maging itong buong southern part ng Palawan kasama yung Kalayaan Group of Islands dahil po yun sa equatorial trough. Mayroon po tayong converging winds dito, may southeasterly winds, may easterlies tayo, mayroon din pong bumababang amihan, medyo nagkumpulan po yan dito hanggang dito po sa may Kalayaan Group of Islands, kung kaya't napakarami pong ulan ang binuhos kagabi, lalo na dito po sa may Kalayaan Group of Islands. Nitong mga nakalipas na araw ay naranasan naman ang pabago-bagong panahon. Yun po ay dahil sa malakas po yung ating pong easterlies ngayon, dahil La Niña po tayo. At dahil malakas po yung ating easterlies, ang ating pong hangin kasi, ang atmosphere ay parang nag-aalon-alon po yan. So pagka natatapat po sa atin yung trough na tinatawag, ito pong yung crest and trough na portion kasi ng wave, ay nagdudulot po yan ng development ng mga kaulapan. Kaya medyo kahapon maulan, nung nakaraan hindi, and then ngayon hindi na naman. So dahil po sa wave-like na behavior ng ating atmosphere dahil sa easterlies tapos tinutulak ng amihan, kaya nagdudulot po yan ng wave-like na characteristic at yan ang nagiging rason kung bakit, kung mapansin po natin, ito moving na towards dito sa Vietnam, medyo pa-clear na rin po yan dito po sa may Kalayaan Islands. Hindi rin daw normal ang rainfall sa pagpasok ng Enero nitong taon dahil umabot sa mahigit 80 millimeters ang naitala. Mas mataas kumpara sa normal rainfall na 36.4. Dagdag pa ng PAGASA, makararanas pa rin ng pagulan ang Kalayaan Group of Islands at mga kabundukan sa Palawan. Habang madalas na maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa kapatagan ng Palawan ngayong araw. Today, magiging maulan pa rin po yan dito sa Kalayaan Islands. Pero ang malaking bahagi po ng Palawan, kasama po yung siyudad ng Puerto Princesa, ay magiging madalas na maulap lamang po tayo ngayon, and then sa mga kabundukan ang ating halos mga pag-ulan,
Pero sa Kapatagan ay halos less likely ang pagkakaroon ng pag-ulan. Nakataas din ang gale warning sa Kalayaan Group of Islands, kaya pinapaalalahanan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa karagatang sakop nito. Samantala, wala namang inaasahang mamumuo o papasok na bagyo sa bansa sa loob ng 10 araw. Pero asahan na magkakaroon ng bagyo sa bansa bago magtapos ang buwan ng Enero. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.